Hi, I'm Jana, a single mom to my amazing son, Alonzo. He was diagnosed with global developmental delay disorder. Witness the battles of my little warrior through our vlogs. Come and join us in our journey. Hi, go. Play a game. You ready? Ayan. Kaya mo? Sige lang. Hi, Zoe. Zoe, say hi. Seryoso siya eh. So, question number one. Hala eh, sikat ka kasi eh. Pa-Toni Talks kami. 3 points each question. Pag mali yung sagot mo, uwi ka na. What can you say about your episode in Toni Talks? Yun talaga, unang tanong. Siyempre, yun yung trend eh. Speechless, siyempre na. Kasi, alam niyo naman, yung mga nagpa-pop na parang nanonood ng mga TikTok video posts na sinabi ko na hindi ko ine-expect na ipapakita yon. So, for them to show it and ang daming nag-react in a very positive way. So, wala na. Overwhelming and natutuwa lang talaga ako kasi hindi ko akalain na ang dami palang moms like me. Kasi kala ko na, alam mo yun, I mean, the main purpose naman talaga of going to Toni Talks is just to show people and to inspire people that there is a situation like this that they are not alone. So, yeah. Thank you guys. Di ba ano? Di ba na-film siya last August pa? First week of August. That time, medyo tagalid, like magulo yung sistema mo nun. So, describe your experience in Toni Talks. Like yung entrada mo doon, like paano ka umiksay na doon. First time ko kasi yun. First time ko yun. So, yung pagkadating pa lang, minessage ko, ma'am, I'm here na. Okay po, may entrance pa papasok. Yung parang kami ni Papa natawa, ah, pati pagpasok, may video na. So, medyo kinabahan kami nung una kasi kung maayos ba, then I have to say hi to the camera. So, it's just not me na very, how can I say another word? Parang yung part lang na yung scripted. Yung parang they had to film me enter, to say hi to... Next time, kasama ka na. Next time, isasama na kita next time. So, yun. And then when I went there, she was really nice. Kala ko may awkwardness. Ang ganda eh. Parang she placed a... She removed the wall between me and her. Parang she made me feel so comfortable with her na nagkwentuhan muna kami. Parang ano siya, yung... Hindi ka mahihiya na magkwento. And her feeling towards me was very mutual as well. Na parang, sige, you can open up. I'm here to listen. I'm here to give my reaction. I'm here to ask you questions. So parang nandun yung feeling talaga. Pero after mo pumunta dun, parang nag-expect na yung tao, ah, may talent dito. So magkano? I did not ask for anything. I did not... As in, wala nga akong binibigay na kahit ano eh, na parang, ano to, yung, di ba usually pag may nagtanong, magbibigay ka nung media rate card mo. Ako, I didn't think twice of sending it, di ba? Libre daw kasi. Kasi for me, oo, bakit? Bawal po. Kasi for me, di ba, parang for me to be part of that show, di ba, parang, ano na yun exposure. Exposure na yun. Not only exposure, but more on, yung gusto kong vision and mission sa life ko is to share my story and so to other people na, hey, I'm here. I would like to help other moms and other kids and eventually maybe put up a foundation for kids like Alonzo. Nandun na yun eh. Nandun na yung feeling na, ito na yun, a one step closer to my mission in life is to help other kids. So, I mean, I don't think it's necessary to ask for TF. Kasi, ewan ko, hindi niya pumasok yun sa isip ko. As in, wala, as in, wala. Sinabi ko lang, okay, game ako. Then bigla sabi, okay, Monday na. Parang ko, ha? Monday na? Parang, wala akong suot. Wala akong, wala. As in, just Monday. That's it. So, yun. Di na, I mean, it's no need to. So, before ka pumunta doon, yun yung time na kakalabas lang ni Zoe. And then, nakapeg pa siya. And ano na yung update sa kanya ngayon? Like, ano bang change? I mean, ilang months na kasi yung lumipas. So, ano ang bago ngayon? That's why nga, di ba naglagay ako ng disclaimer? Kasi nung time na film yun, again, I was really broken. Very emotional ako nun. Kaya, iba yung mood ko ngayon sa mood ko nun. Diba, I was just crying, ganon. Kaya ngayon, kay Alonzo, naka Mickey Boto na siya. Yan, ipapakita ko sa inyo yung picture yan. So, naka Mickey Boto na siya. So, wala na nakalalay na tube, which is way better kasi he could prone meaning pwede na siya magtapa, dumapa
And then, pwede na, alam mo yun, he's freely to move kasi wala nang parang tumutusok sa tiyan niya. So, actually, I'm happy kasi he's more, ano, very, ano, what do you say, more happy. He understands more. I don't know, really, because siguro gumana tayong therapy. Ewan ko, kasi Giselle and Eka, you witnessed who he was months ago. Nandun kayo nun sa hospital. And ibang-iba yung, iba-iba na siya. Iba yung aura niya, right? Hmm? Sabi mo kasi sa video, parang he can't even, like, sit. Pero, ang galing kasi, ilang buwan pa lang yung dumipas, ano na yung improvement ni Zoe? Ayun nga, kaya dami rin nagre-react na parang yung sinabi ko noon, parang hindi nag-match ngayon. So guys, yun nga, this was filmed way before, and nung time, which is can't sit, meaning pwede ko siyang iwan. Dati, nakaupo siya, pero nandun yung likod, yung hand ko sa likod niya. Sa mga pictures, syempre hindi nyo kita yun eh, pero hawak ko yung shirt niya, nakaganyan. Syempre gusto ko na ng photos naman na siya lang solo, na wala akong hawak. So, nakaganyan lang ako sa shirt niya sa likod at hawak ko siya. But now, as in literally, iwan ko lang siya sa mat, nakakaupo siya mag-isa. And that's been 3 months. 3 months ba? 2 months. That's been 2 months. So, I'm just happy na sobrang laki ng improvement niya. And again, totoo talaga sinasabi nila na consistency talaga is the key to everything. At saka yung tiyaga, patience. Kasi kung pipilitin mo isang bagay, wala, ay masasaktan ka lang. Joke lang. Sige. Siyempre, nung tinake siya, nung nag-shoot kayo, hindi naman siya, like, siyempre continuous yun, diba? And, merong bang mga nakakat? May mga nakat ba na scene, ganun? May mga ine-expect ka bang laman, pero wala dun? So expectations, I did not expect for it. I did not expect anything na. Kung ano man ilabas nila, yun na yun. Kasi for me, that's their perception. Yun yung nakikita nila na dapat ilabas eh. So, hindi ko ine-expect na, ay, dapat ilabas nito to. Bakit dapat ganito? Eh, hindi ako nag-expect eh. It was more on kung ano lang yung feeling yung in their part as Toni Talks na yung ano man gusto nila ipalabas, yun na yun. But put up my expectations, wala akong expectations, wala talaga. Sa mga nakat, meron. Meron may mga nakat. Kamusta naman yun? For me, again, it's a respect to them and they respected me. Feeling ko na they thought of it na, which I loved how they cut it kasi it was very personal. Yun yung sabi ko nga sa inyo nung una. Toni made it very, Miss Toni made it very comfortable. Parang I felt at home in a way na parang I was able to really share my story to her. And medyo napapersonal and detailed ng onte. Which I truly appreciate na kinat nila yun. If, before tayo sa supporters mo, may papasok at papasok na bashers eh. Paano mo pa rin siya hinandle during na broke pa, sumasabay pa yung mga basher? Paano mo hinandle yun? I mean, you guys know how it is. If it's really, if they insult Alonzo, iba na yun. Mm. But if they insult me and call me, just call me that, wala ko, mag-bash kayo. Wala naman ako din eh. Kasi, kung yun yung feeling mo against me, for me is, I don't know you, you don't know me. So, if you have the capabilities or you have the power to bash me, then that's on you. Pero ako kasi hindi kita kilala. So, wala akong karapan na sabihin sa'yo na, uy, bakit ka ganyan? Kasi hindi ko rin alam buhay niyo. So, for me, just leave it as it is. Pero, again, ibang usapan pag ininsulto niya tong bata. Yeah. Agree. Ibang usapan na yun pag sinabihan ni si Alonzo na ganito, 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 ganyan. Well, lalabas ng mga sungay ko. Maybe, this is the last question siguro. Fair ko lang. Kasi masyado nga haba, tugawa na tayo ng second batch. So, what can you say about the overwhelming support ng mga taong nakapaligid sa'yo? First, syempre yung family mo. Then, friends, followers, and all. Paano yung support nila? And ano yung reaction mo na nakaka-inspire ka pala talaga? One is when the first reaction or the first feeling that I felt after the episode was whenever most of the people in Robmag watched it. Kasi liba lumabas, nag-react ako. Kasi nagulat nga ako, sinend yung link. Ito naman nga tao ko, si Ate Mercy, si Jean. Medyo nagsigawan ng auntie, ay, nasa Toni Talks si Madame. So parang kumalat. And for people to randomly biglang pa-picture ka, para ako, wait, this is just like,
takbo ako kila Giselle tsaka si Egay na para wait lang, this is too overwhelming. And then, ano pa yung umiyak ako? Oh, yung sa last part. Kasi, sabi ko sa kanila, ayoko panoorin sa Robmag. So, ginawa ko, why, what's wrong? But daw, hindi mo pinanood. I didn't watch it that time eh. So anyway, tapos, I was looking for, kasi ang dami na, yung mga kapatid ko and yung friends ko, tinanong kung may nasamang pictures nila. So, yun yung una naisip ko kasi baka magalit or ganyan. So, screenol ko lang. Kasi, ilang yung ginanon ko. Tapos, sa dulo, nakita ko yung black. Parang, syak, saan na to? Tapos, si Ate Mercy, iyak ng iyak. So, parang ako, bakit? Pag-pause ko, yung plinay ko yung part na yun, dun ako naiyak na parang takbo ko sa kanila. Kasi sabi ko na, tingnan mo, all proceeds will go to Alonzo. And dun na talaga ako naiyak. As in, sobrang naiyak ako dun sa food court. Kaya parang, sabi ko, I did not ask for anything. All I wanted is for Toni Talks and her team to share our story. Kasi yun lang yung purpose ko nun is to share our story, to show the world that, hey, a kid like Alonzo do exist in this world and they need to be appreciated. Hindi dahil weird sila, di ba? Kasi yung mga kids ganyan, ay, weird yan, wag nyo pansinin. I wanna take out that perception in life. Yung standards na gano'n na parang porket na special yung anak, weird na siya. So, ayoko yun. As in, ayoko yung word na ginagamit na kawawa. So, ay, kawawa yung anak mo. No eh. They have their certain strength and weaknesses but they're... So, don't call them kawawa kasi they're human beings rin eh. Diba? So, in terms of supporters, sobrang nagulat ako kasi bigla na lang yung IG ko, FB ko, that I am not really an FB person and I don't really talk to friends as of this moment kasi nga busy ako. Pina-flood ako ng congratulations, you're so strong, I salute you, thank you, na hindi ko, ayoko umiyak, wait lang. And I didn't know that with that episode, I really inspired people and showed people how a mom can really love. Wala na daw yung ilong mo kaya. Yeah, how a mom can really love a son or a daughter this much, diba? And basta ang daming messages. And I don't know, actually, nanginginig pa rin yung kamay ko sa gabi. Di pa rin ako nakatulog. Kasi parang hindi mo alam kung ano yung sasagot sa kanila. All I can say is just thank you eh. Kahit gusto ko mag-long message sa kanila. Pero alam mo yung, what? Pero wala ka nang masabi kasi alam mo, you're just thankful for these people who appreciates your story and especially Alonzo. And ang dami rin nag-reach out ng mga tao na hi, di ko alam pala. Ay, yun pala. Ang dami rin nag-reach out. Honest, hindi ko pa ito nasasabi kagabi. Binasa ko yung iba eh, na hindi nila alam na special si Alonzo. They thought I was just doing it because he had asthma. But then it yung iba na hindi naka so yung hindi naka follow talaga sa akin, who is not following our story, didn't know that he was special. Yes, ang dami siguro mga 7 or 8 messages sa FB ko kagabi na friends ko. Hi Jana, I thought he was just sick all the time but I didn't know that he was special. So doon ako naiyak na parang okay, dahil nitong sa episode rin na to napapakita na okay, hindi dahil may sakit lagi anak ko. Diba? Parang alam mo yun, yung mga thinking na ganun, oh, you didn't know. Parang gusto ko sabihin, oh, you didn't know. Parang, so it means that I'm not reaching a lot of people. The meaning, like, kahit sa common friends ko lang sa FB. Kasi I'm very, diba, FB ko very, very private na nga. Hindi ko pa rin naaabot. So now, with this Toni Talks episode, sabi ko, oh, shucks, abot ko na lahat. I mean, not lahat, but for me, it's lahat na eh. Yung mga gusto ko lang i-reach na reach ko na. But I know there is still out there. There's more people out there. But at this point, I am happy where I am. So I thank all of my followers, all my new followers, all my new subscribers, and my pioneer subscribers, yung number one mga ninangs, ni Zozo, and all the titas and titas who always support Alonzo. Thank you talaga kasi sobrang... Until now, I'm still in awe, like... sobrang overwhelming talaga. Hindi pa rin ako nakakatulog kasi parang this is just like all in a dream. Kasi yun nga, again, hindi ko in-expect na, hindi na ako nag-expect na ipakita siya. So, I think that's a wrap for today. Ang dami na nun. Parang part 2 na lang. Magpa-part 2 na. Sobrang dami nating learnings at saka daming pa namin ipapa. So, again, before we close this vlog off, ako na magka-close Giselle. Ayan na kami. We have to start packing na. Thank you for those who ordered from our live selling. And in Cocina Berenguer, grabe.
sobrang overflowing with orders. But if mga hindi pa nakapag-order, you could order in Shopee account. Basta lahat ng link, ilalagay namin sa description box below. So, thank you guys for everything. And see you guys on our next vlog. Bye! Ako magtatakip. Sige, takip ko. Paano? Pag ganun.